Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa ating klase sa Arts 2! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro para sa signaturang ito. Para sa ating layunin, pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, inaasahang natatalakay ang sining sa paggawa ng saranggola. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa bago nating aralin ngayong araw? Kung ganon, tara na't magsimula! Halina't matuto, kasama ko! Bago tayo tuluyang magsimula sa ating aralin sa araw na ito, subukan mo munang sagutin ang aking bugtong. Bugtong, bugtong. Halina't sagutin ang aking bugtong. Ano kaya ang tinutukoy ko? Butot balat lumilipad. Alam mo ba kung ano ang sagot sa bugtong na ito? Sige nga't i-comment mo ito. Ang wastong sagot ay... Tama ka! Saranggola! Ang galing ninyo! Mahusay! Quarter 4, Week 6. Pagpapalipad ng saranggola. Pagiging malikhain. Sariin natin! Nakakita ka na ba ng saranggola? Alam mo ba kung ano-anong materyales ang ginagamit sa paggawa nito? Nakapagpalipad ka na ba nito? Sa iyong palagay, bakit kaya nakalilipad ang saranggola? Alamin natin, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang paggawa ng saranggola. Ano ang saranggola? Ang saranggola ay isang laruan na pinalilipad at karaniwang gawa sa maninipis na patpat na kawayan bilang balangkas at sinapnan ng papel o malinis na tela. Narito ang mga kagamitan sa paggawa ng saranggola. Una, kailangan natin ng 2 piraso ng patpat. Papel de hapon. Pandikit. Tali. Palara o papel. Ngayon, alamin natin at pag-aralan ang paraan ng paggawa ng saranggola. Una, pagkabitin ang 2 piraso ng patpat at itali ito. Kalawa, gupitin ang papel de hapon sa hugis na diamond na kasukat lamang ng patpat na pinagkabit. Ikatlo,
Idikit ang papel bihapon sa patpat na pinagkabit sa pamamagitan ng pagdidikit ng papel o palara sa bawat gilid. Ika-apat, lagyan ng tali sa bandang ibaba at sa pinagtalian ng dalawang patpat. At panghuli, siguraduhin mong balanse ang pagkakalagay ng tali upang ito ay makalipad ng maayos. Narito ang iba pang disenyo ng saranggola na maaari mong gawin at gayahin. Maaari ka rin sumubok ng ibang hugis, kulay, disenyo at pattern sa iyong gagawing saranggola. Madali lang, hindi ba? Sigurado kong kayang-kaya mo rin gumawa nito. Ano nga ulit ang tawag natin sa gawaing pansining na ito? Tama ka! Ang tawag natin dito ay saranggola. Ngayong alam na natin ang tungkol sa mga kagamitan at paggawa ng saranggola, subukan natin gawin at sagutin ang mga sumusunod. Handa ka na ba? Sagutin! Para sa ating panuto, lagyan ng check ang bagay o larawan na maaaring gamitin sa paggawa ng saranggola at X naman kung hindi. Para sa unang larawan, tali. Kailangan ba natin ito sa paggawa ng saranggola? Check or X? Ang tamang sagot ay check. Sunod naman, bato. Kailangan ba natin ito sa paggawa ng saranggola? Check or X? Ang sagot ay X. Hindi natin ito kailangan. Sunod na larawan, ventilador. Kailangan ba natin ito sa paggawa ng saranggola? Check or X? Ang sagot ay X. Ika-apat, patpat. Kailangan ba natin ito sa paggawa ng saranggola? Check or X? Ang sagot ay check. Ikalima, papel de hapon o tela. Kailangan ba natin ito sa paggawa? Ang sagot ay check. Narito pa ang isang pagsasanay upang lalo kang humusay. Sagutin. Para sa ating panuto, punan ng angkop na salita ang sumusunod na pangungusap. Piliin ang titik ng wastong sagot. Unang bilang, pagkabitin ang dalawang piraso ng blank at itali ito. Ano kaya ang nawawalang salita? A. Patpat o B. Papel? Ang wastong sagot ay A. Patpat. Pagkabitin ang dalawang piraso ng patpat at itali ito. Kalawang bilang, gupitin ang papel sa hugis na blank na kasukat lamang ng patpat na pinagkabit. A. Diamond o B. Pira-piraso. Ang sagot ay A. Diamond.
Ikatlo, idikit ang blank sa patpat na pinagkabit. A. Dahon o B. Papel di hapon. Ang sagot ay papel di hapon. Ika-apat, lagyan ng blank sa bandang ibaba at sa pinagtalian ng dalawang patpat. A. Tali o B. Palara. Ang sagot ay A. Tali. Ikalima, siguraduhin na blank ang pagkakalagay ng tali upang ito ay makalipad ng maayos. A. Maluwang o B. Balanse. Ang sagot ay B. Balanse. Ang galing ninyo! Mahusay! Tandaan! Sa paggawa ng saranggola, laging siguraduhin na balanse ang pagkakagawa upang ito ay mapalipad ng maayos. Wow! Mukhang handa ka na sa pagsagot ng ating module. Galingan mo ha! Maraming salamat! Makinig sa panuto ng guro para sa gawain sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Cha, ang iyong guro para sa asignaturang ito.